What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay mag-install tayo ng Santal switch dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. So lalagyan kasi natin ng switch yung headlight pati na rin yung taillight. So yung gagawa nga dito ay si Sir James Buloan. So kailangan din natin ng 3 meters na wire and then electrical tape. At bago tayo magsimula mga sir, kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell. Para sa tuwing nag-upload po tayo ng mga ganitong klaseng tutorial, ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. At dito nga mga sir, tanggalin na rin natin yung takip ng stock switch natin dito. Pati na rin yung headlight lens natin dito. At hanapin nyo lang yung black and yellow na wire dito mga sir. So ganito po kasi yung gagawin natin. Magtatap tayo ng wire dito mga sir. At ang susunod nga na step dito ay tatanggalin muna natin yung kable ng throttle cable natin. And then buksan na rin natin yung Santal switch natin dito. So yung sa kill switch, yung sa kulay pula, hindi na po natin ilalagay yan mga sir. Bale, kukunin lang natin yung kalahati rito. So ang kailangan lang kasi natin dito yung sa switch ng park light pati na rin yung sa switch ng ilaw natin. At baka may magtanong po dyan sa comment section bakit po hindi natin nilagay yung kill switch. Kasi po may disadvantage po yun mga sir. So marami na po akong nakikita na nasusunog daw yung wire nung sa kill switch natin. So hindi ko na po i-recommend na ilagay natin yung switch ng kill switch dito. So ikat lang natin yung cable tie dito at kukunin na natin yung wire dito ng switch ng ilaw natin. At pag nakuha na nga natin mga sir, ilalagay na natin siya dito sa switch natin dito. So ganito po yung magiging itsura niya. Tapos kuha lang kayo ng screwdriver and then higpitan nyo lang po yan. At ganito na nga po yung magiging itsura niya mga sir. Parang generation 2 siya ng Honda TMX 125 Alpha. Yung mga latest model po kasi ng TMX 125 Alpha ay wala na pong switch ng ilaw. Nakarekta na po yan. Kaya nadedrain po yung battery natin. So yan po yung nagiging issue dito sa Honda TMX 125 Alpha natin. At pag nalagay na nga natin yung throttle cable natin dito ay ilalagay na rin natin yung switch natin. Tapos dito mga sir, yung pinagpalitan natin, itabi nyo lang po yan, pati yung stack natin. So yung push start button na lang yung maiwan dyan, pati yung kill switch natin. Para kapag ka gusto po ninyong ibalik sa dati, at hindi po kayo mahirapan na ibalik. Dahil yung sa aftermarket na switch na natin, yung ikakat natin na wirings dito. At kunin lang din natin yung stock socket dito sa may stock switch natin. At itabi nyo lang po yan mga sir dahil ikakat natin yung wirings dito ng aftermarket na wire natin. Tapos kumuha lang din tayo ng mga wire na pinaggamitan na rito. So i-DIY lang po kasi natin yan. Ipipin na lang din natin siya dito mga sir. Ipapasok na lang natin siya para hindi na po tayo magja-jumper dun sa may socket. Para maganda pa rin pong tinitignan. Tapos balatan nyo lang po yung wire dyan at i-color code nyo lang po yan mga sir. So balatan na natin yung black and yellow na wire dito. So kailangan nga po magkakulay po yan. Kung yung black po, dapat nakalagay din po yan sa kulay black. So baka magtaka po kayo, white tsaka yellow lang po yung wire dito. So pinaggamitan na lang po yan mga sir. So bali itapat nyo na lang po siya dyan. At ito pong kulay black na wire mga sir, ito po yung papunta dito sa may ignition switch natin. At ito na rin po yung papunta dito sa may switch ng ilaw natin. So itap nyo lang po yan. Tapos lagyan na rin natin ng electrical tape.
Pagkatapos na nga natin mawiringan mga sir, kunin na natin yung 3 meters na wire dito. So kung napansin nyo kanina, kulay dilaw yung kinuha natin. So sabi nung mekaniko, palitan ko na lang daw ng kulay black para maganda daw tinitignan at hindi halata. At ito lang po yung gagalawin natin dito mga sir, yung kulay blue na may kulay white dito. Ito na po yung papunta dito sa may taillight natin para mag-cut po yung ilaw doon para sasabay din po siya sa may headlight natin. So tanggalin lang po natin yung kulay blue na may kulay white dito. So yung kulay po ng socket dito ay kulay pula mga sir. So ang gagawin natin dito, hindi po tayo magja-jumper. Tapos dun sa may aftermarket na switch natin, may kulay blue and white din po na wire dito. So balatan lang din po natin yan mga sir. At pagkatapos nga po, lagyan din natin ng plastic na pantakip natin dito sa may wire. So dito mga sir, meron tayong mga extrang harness dito sa Mio. So ang gagawin natin, kunin lang natin yung dalawang wire dito. So bunutin niya lang yan sa socket and then ikakat na natin siya dito. Ang gagawin natin dyan, itatap po natin yan dun sa may kinat nating wirings para papasok din po yan dito sa may socket natin. And then kunin lang din natin yung wire na kinat natin dito. So kulay green po yan, tapos itatap natin siya dito sa may pinalatan nating wire dito sa aftermarket na binili nating switch mga sir. And then pagka natap na natin yan mga sir, putulin lang natin yung excess wire dito and then balutan na natin ng electrical tape. So syempre, mas maganda po na maraming balot yung gagawin natin dito para maiwasan po natin yung short circuit dito sa motor natin. Tapos buka nyo lang po yan and then ipapasok na natin siya dito sa may socket natin. So itatapat lang din natin siya dito sa may tinanggal nating wire dito sa kulay white and blue. So yan, pagka nalagay na nga po natin yan mga sir, ilalagay na nga po natin siya dito sa may socket natin. So ayan po yung itsura niya. And then ito naman po yung kanina, yung binunot natin, ibabalik po natin ulit yan mga sir. At pagka nag-actual na po kayo nag-wirings dito, kahit hindi nyo na po bunutin yan mga sir, kaya po natin binunot yan para mapakita po sa inyo kung ano po yung kulay ng wire dito at kung saan po siya nakatapat. So pagka nalagay na nga po natin yan mga sir, itong wire na natira po rito ay ilalagay po natin siya dito sa may gitna, yung wala pong connection dito, para nakatago pa rin po siya. So yan, wala po siyang connection dito, tapos ilalagay na rin po natin yan para malinis po tignan yung pagkaka-wiring natin dito sa TMX 125 Alpha natin. At ang susunod na step nga po natin dito mga sir, hanapin nyo lang po yung kulay black na socket dito, tapos tanggalin nyo po yung kulay brown na wire dito. Yan po yung positive natin. So magsasalpak po tayo dito ng panibagong wire. So tatanggalin na po natin yung brown na wire dyan, tatakpan na natin yan mamaya. At pagkatapos nga po niyan mga sir, yung sa aftermarket na switch natin, hanapin nyo rin po yung kulay brown dito, tapos itatap po natin yan. And then yung binili nating 3 meters na wire, itatap din po natin yan. Bali tatlong wire po yung magkakasama dito. So yung kulay black na wire po dito, yan po yung gagapang papunta dun sa may taillight natin. At syempre balutan na rin natin ng electrical tape. So kailangan po makapal po yung pagkakabalot natin ng electrical tape dito. Pagkatapos na nga natin na wiring yan mga sir, tanggalin na rin natin yung upuan natin dito, pati na rin yung tangke ng motor natin. At pagkatapos nga po nyan, balatan lang natin yung nakabalot na electrical tape dito sa may mga wire natin dito, dahil ipapagapang po natin yan sa loob para malinis po tignan yung pagkaka-wirings natin dito, para hindi po halata na naglagay po tayo ng switch ng ilaw natin dito. So ibuka nyo lang po yan mga sir para pumasok po yung wire natin mamaya rito. At syempre bumili rin tayo ng alambre dito mga sir. So yan, napakahaba ng alambre. So may gagawin tayong pinagbabawal na technique. So butasan nyo lang din yung goma dyan. At pagkatapos nga po yan, ipapasok po natin yung alambre dito papunta po dun sa harap sa may headlight natin.
So para malagay po natin yung kulay black na wire natin dito mga sir. So optional lang naman po itong alambre natin. So kung gusto po ninyong nakalabas yung wire ninyo para hindi na po mabusisi at para wala na po kayong babaklasin dito mga sir. At dito nga mga sir, kunin lang natin yung kulay black na wire natin dito tapos balutan lang natin ng electrical tape yan. At saka natin hilain yung alambre dito para mahugot po yung kulay black na wire dito mga sir. So para hindi po makalas yung wire natin, kaya natin nilagyan ng electrical tape. So ayan na, napasok na nga natin yung wire natin dito sa may loob mga sir. So malinis na nga po siyang tignan. Tapos yung tinanggal nating electrical tape kanina rito ay babalutan natin yan syempre para hindi po pumasok yung mga tubig dito. At pagkatapos nga po niyan mga sir, yung binutas po natin dito sa may plastic cover niya ay ipapalabas na po natin yan tapos ipapagapang na po natin yan papunta dito sa may taillight natin. At ibalik lang din natin yung cable tie na tinanggal natin dito sa may wiring niya. At ito nga mga sir, ipagapang nyo lang po yan dyan at isuksok nyo lang din po yan sa may wire natin dito sa ilalim. At dito nga mga sir, kumuha lang ulit tayo ng extrang wire dito. Tapos tatansyahin po natin kung gaano po kahaba yung puputulin natin dito mga sir. So kailangan nga po sakto lang yung pagkakaputol natin dito sa may pinutol nating wire dito. Tapos yung manubela nyo po mga sir, iliko nyo lang po yan para po yung pagkakaputol natin dito ay saktuan lang din po mga sir. So putulin nyo na lang din yan at itatap na nga natin siya dito sa may kinat nating wiring dito. At pagkatapos nga po yan mga sir, babalutan na rin natin siya ng electrical tape dito. At nakalimutan ko sabihin mga sir, so sa kulay black po na wire natin siya tinap dito. At ibalik na nga natin yung takip na plastic niya dito mga sir. So kailangan po maayos po yung pagkakalagay natin dyan. And syempre bumili na rin tayo ng 5 pirasong cable tie para higpitan na rin natin yan at hindi po lumalawlaw yung wire natin dito. So dito rin maglalagay na rin tayo ng cable tie. At pagkatapos na nga nating na-wiringan mga sir, ibabalik na natin yung headlight natin dito. Syempre, itetest po natin kung gumagana po yung switch natin dito mga sir. So ayan, gumagana na nga yung switch natin. Napapatayisin din na natin yung park light and then yung headlight natin. Pati na rin po yung taillight. Sumasabay na rin po siya dito sa may switch natin sa may headlight. So yan, para mas makatipid po tayo sa baterya, pati yung high and low po niya ay gumagana din mga sir. At pagkatapos na nga po natin na mawiringan yan mga sir, ibabalik na nga po natin yung headlight natin dito, pati yung tangke at yung upuan natin. At dito na nga po magtatapos yung video vlog tutorial natin kung paano po mag-install ng switch dito ng ilaw at taillight sa may Honda TMX 125 Alpha natin. At huwag nyo nga po sana kakalimutan na i-click yung subscribe button pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong manotify at lagi kayong updated. And thanks for watching.